بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw po sa inyo lahat at sa mga oras na ito ang paksa po na pag-usapan natin ay ang kwento ni Talha bin Ubaydillah isa sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabilang siya sa binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso na siya ay nabubuhay pa dito sa mundo ngunit siya ay binalitaan ng magandang balita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso. Siya si Talha bin Ubaydillah bin Uthman na mula sa pamilya o tribo ng Tamim na mula din sa pinakamalaking tribo sa Makkah na ito ang Quraysh. So siya isang Qurashi, isa sa pamilya na pinakamalaking pamilya na tribo sa Makkah. Si Talha bin Ubaydillah ay mas panganay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya ng 25 years. 25 taon ang pagkapanganay sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kabilang siya sa pinakaunang nagmuslim, pang-7 o pang-8 sa mga sahaba na siya ay tinatawag na nagmuslim. Kabilang sa naikwento ng ating mga ulama na dahilan ng kanyang pagmuslim ay siya ay nasa Makkah at siya ay kabilang sa mga businessman o mga tao na mahilig sa pangangalakal. So siya ay naglakbay sa lugar na Sham at siya ay nagsasagawa dito ng pangangalakal at kilala siya bago pa naging muslim na isa sa mga mabuti na mangangalakal mula sa lugar na Makkah. Na siya ay nangangalakal sa lugar na Sham. At dito ay may isang isa sa mga Kristiyano na sila ay itatawag na rahib na kapag-aral o nag-aaral ng mga naunang mga kasulatan na kanilang sinabi o kanyang sinabi kay Talha bin Ubaydillah na ikaw ay taga saan? Sinabi ni Talha bin Ubaydillah na ako ay taga Makkah. Sinabi ni Uyo itong tinatawag na rahib na ito, may kaalaman sa mga naunang mga kasulatan na mayroong nakasulat sa aming kasulatan na mayroong darating na isang propeta na manggagaling sa inyo, manggagaling sa lugar na tinatawag na Makkah. Dito ay sinabi niya na ang kanyang pangalan na kasulat sa naunang mga kasulatan ay Ahmad. At ito ang pangalan na nabanggit sa Quran na pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ismuhu Ahmad. So ito ang pangalan niya at siya ay nagkaroon ng tinatawag na nagtanong-tanong siya patungkol sa tinatawag na narinig niya ito na salita. Pagdating niya sa Makkah ay tinanong niya si Abu Bakr as-Siddiq patungkol sa sinabi sa kanya ng isang rahib na ito na mayroong darating na propeta na galing sa kanila, galing sa mga Arabo. Na kung saan ito ay nagdalawang isip siya kung ano ang bagay na ito. So dahil dito ay sinabi sa kanya ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu na ito ay totoo at pakinggan mo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanggapin mo ang Islam na ito ang pagsambala mo sa nag-iisang tagapaglika. At dahil dito, nung narinig niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi siya nagdalawang isip. Tinanggap niya agad ang relihiyong Islam. Kaya kabilang sa sinasabi na kahalintulad ni Abu Bakr as-Siddiq, itong si Talha bin Ubaydillah. Dahil kabilang siya sa mga nagmuslim na walang pag-aalilangan nung narinig niya ang turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay agad niya itong tinanggap. Katulad ni Propeta o katulad ni Abu Bakr as-Siddiq na agad niyang tinanggap ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanggap niya ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabilang siya sa mga nagmuslim sa pamamagitan ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu katulad ni Uthman ibn Affan na siya rin ay nagmuslim sa pamamagitan ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Kaya kabilang si Talha bin Ubaydillah sa mga naunang mga nagmuslim sa Makkah sa unang pagpaparating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng relihiyong Islam. At ang nabanggit din ng ating mga ulama na nabanggit sa hadith na kabilang siya sa binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso na siya ay nabubuhay pa. Kasama dito si Abu Bakr as-Siddiq, si Umar bin al-Khattab, itong apat na khalifa,
si Uthman bin Affan, si Ali, at saka kabilang sa anim na natitira dito ay si Talha bin Ubaidillah. Kabilang sa mga naikwento at nabanggit ng ating mga ulama na siya ay kabilang sa mga nalugod sa kanya ang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napagkaisahan ng mga sahaba na namatay si Propeta sallallahu alaihi wasallam, na itong mga sahaba na ito ay tunay na kinalulugdan sila, minamahal sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa tawag sa kanya si Talha ay Talha al-Khair, ibig sabihin Talha na pinakamabuti. At ganun din na Talhata al-Jawd, ibig sabihin pinakamainam, pinakamabuti, kabilang siya sa mga ngalakal na kung saan mayroong kakayahan, ngunit hindi ito nakasagabal sa kanya para maging mabuting tao, para tinatawag na maging malapit na tao kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus isang araw ay siya ay nag-iisip at sinabi niya sa kanyang asawa habang sila ay nasa kanilang bahay, bago sila matulog, sinabi niya sa kanyang asawa na paano tayo makakatulog ng mahimbing na mayroon tayong maraming kayamanan. Subhanallah, iniisip niya ang kayamanan. Ang iba sa atin ay iniisip natin kung paano na tayo yumaman, paano na tayo mag-iipon ng kayamanan. Pero itong si Talha bin Ubaidillah, kahit gaano siya yung tinatawag na nangangalakal, may kakayahan siya, ay hindi ito nakasagabal sa kanya. Kaya sinabi niya sa kanya asawa na paano tayo makakatulog ng mahimbing na meron tayong mga kayamanan dito sa ating bahay. Sinabi niya ng kanyang asawa na huwag kang mag-alala. Kung yan ay kinababahala mo, ay ipamigay natin. At dahil dito, bago sila natulog, inutusan niya ang kanyang mga tumutulong sa kanya na ipamigay ito sa mga mahihirap. Yan ay kabilang sa pagkakilala kay Talha bin Ubaidillah, na isa sa mga nagbibigay, gumagastos para kay Allah subhanahu wa ta'ala, na tunay na parang kahalintulad niya si Uthman ibn Affan sa paggastos sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ay kabilang sa pagkakilala sa kanya. Kaya tinatawag siya na Talhatul Khair, Talhatul Jawd. Ibig sabihin siya yung pinakamainam na pag-ugali at siya yung pinakamarami rin ginagastos sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang sa nabanggit natin mga ulama, ay siya ay nakipaglaban. Nasaksihan niya ang pakikipaglaban ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng labanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban sa labanan ng Badr, dahil siya inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang at tinatawag na misyon, na kung saan ito ay natatangi na inutos niya kay Talha bin Ubaidillah, kaya hindi nakadalo si Talha bin Ubaidillah sa labanan ng Badr. Ngunit pagkatapos nito ay lahat ng mga labanan ay na nandoon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay siya ay kasama niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa mga nabanggit ng ating mga ulama na kainaman ni Talha bin Ubaidillah, ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yandura ila shahidin yamshi ala wajhi al-ardi falyandur ila Talha bin Ubaidillah. Kung gusto niyo makakita ng shahid, Allahu Akbar, at shahid ay pinakamalaking gantimpala, yung mga tao na namatay sa landas ni Allah, namatay sa pakikidigma para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay sinabi niya na ang tao na ito, sino? Si Talha bin Ubaidillah. Yung tao na yan, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung gusto niyo makakita ng tao na siya ay shahid, na naglalakad dito sa mundo ngayon, ay si Talha bin Ubaidillah. So sinaksihan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kabilang po ito sa kainaman ni Talha bin Ubaidillah, na sinaksihan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay shahid. Sa labanan ng Uhud, nangyari ang labanan ng Uhud, at kabilang sa sinabi ng mga sahaba, dhaka yawmun kulluhu ukullahu li Talha. Itong araw na ito, araw ng Uhud, labanan ng Uhud, ay lahat ito ay puro kay Talha, dahil sa pagdepensa ni Talha bin Ubaidillah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mayroong isang hukay na kung saan siya ay nahulog sa labanan ng Badr, at
labanan ng Uhud. Ang labanan ng Uhud, sa unang labanan ay nanalo ang mga Muslim. Pero pagkaraan ng nakita ng mga sahaba na nilagay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Jabal Rumat, nakita nila na nanalo ang mga Muslim. So karamihan sa kanila ay bumaba dahil sa pag-akala na nanalo na ang mga Muslim. Pero ang utos sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huwag silang aalis doon. Dumating si Khalid bin Walid at sa likod siya dumaan at ang mga Muslim ay ibinaba ng kanilang mga sandata dahil akala ng mga tao paparating si Khalid bin Walid na kasama niya ang napakarami ring mga hindi mananampalatayang Quraysh para patayin si Propeta Muhammad sallam, kaya agad na sumigaw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kani sinabi na kayo ay pumunta sa akin. Ha? Kayo ay pumunta sa akin, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halik kayo sa akin. At dahil dito ay pumunta itong mga hindi mananampalatayang Quraysh na gusto nilang patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanila, sino ang pipigil sa kanila at sa kanya ang paraiso ni Allah? At dumating ang mga Ansar. Mga Ansar, sila yung sumuporta sa mga Muhajirin na galing sa Makkah, at sila ay halos na shahid ang 11. At dito dumating si Talha bin Ubaydillah, at siya ang 12 na nakipaglaban hanggang sa dumating, unti-unting dumating ang mga sahaba, at dito ay nakaakyat sila sa tinatawag na Jabal Uhud, at dito ay naprotekta nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Talha bin Ubaydillah ay siya ay napakaraming sugat at naputol ang ibang kanyang mga daliri sa kanyang pagtatanggol, pagprotekta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa mga panahon na ito ay halos yung kanyang sugat ay napakarami. Napakarami, hindi mabilang ang sugat ni Talha bin Ubaydillah, na kung saan sa mga panahon na ito ay sinabi ng mga sahaba na dhaka yawmun kulluhu li Talha. Itong araw na ito ay araw na puro kay Talha, ha? Kay Talha. At pagkatapos, what you want? At pagkatapos sa mga oras na ito ay sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay awjaba Talha. Dito ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ginawa ni Talha bin Ubaydillah ang lahat ng kanyang makakaya. Talha, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Talha bin Ubaydillah ay kabilang sa nakilala sa kanyang pagsasadaka, kanyang pagtulong sa mga nangangailangan, pagiging mabuti sa pag-ugali, at kilala sa kanyang pagiging matapang, at kasama niya palagi si Propeta Muhammad. At nakasama niya palagi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga labanan. At si Talha bin Ubaydillah ay sa labanan o nangyaring fitna sa Waq'atul Jamal ay siya ay namatay na shahid sa edad na 64. Sa edad na 64 siya ay namatay at shahid. At sa taon ng 36 ng Hijri, dito ay namatay si Talha bin Ubaydillah, na siya ay sinaksihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabilang sa naglalakad na shahid. So kabilang siya sa mga naunang mga nagmuslim at binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito lamang po ang maaring maibigay natin na kwento mula kay Talha bin Ubaydillah, na kabilang po sa mga sahaba na kung saan sampu na binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso na sila ay nabubuhay pa, nakabila sa pinakamalapit na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawa ay nakapulo tayo sa oras na ito, at ako po muli nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng bumati ng assalamu alaikum, wa alaikum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ako po ay humihingi na paumanhin sa inyo. Kung minsan ay napuputol po yung live natin dahil sa minsan may tumatawag, subhanallah, at minsan ay mahina rin ang minsan ang internet, pero nawa itulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, at katipalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.